Guys, good morning. Magandang umaga po. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga viewers, kumusta po kayo dyan? Sana na sa mabuting kalagayan kayo, guys. Ngayon, dito sa Cebu, update ulit. Hindi masyadong maganda ang panahon. Kasi from time to time, umuulan at saka maulap. Cloudy siya. So, ngayon, guys, dito lang muna tayo sa ating backyard. May gagawin tayo. Tatapusin natin yun or gagawin natin yung hindi natin nagawa last time. Ngayon guys, ang gagawin ko yung isang ranging area na pwedeng gawing breeding pens, lalagyan ko ng apat or limang inahin, tapos lalagyan ko ng isang golden boy, yung breeder natin, yung broodcock natin na golden boy, kasi doon mayroon na namang ano, may pugaran na, may paitlugan na. So, yun lang gagawin ko guys, para siyang naka-free range, para silang naka-free range, tapos limang babae or apat na babae, inahin, isang lalaki na broodcock ang ilagay natin doon. So, yun ang mga ilan sa mga gagawin natin ngayon dito sa farm. Tsaka, may pag-uusapan tayo mamaya, yung mga pamahiin or yung color coding ng mga manok. Siguro iba sa inyo dyan may alam nito, pero yung mga hindi pa alam, hindi pa nakakaalam kung ano yung mga color coding, kung full moon, new moon, first quarter, yan ang pag-uusapan natin mamaya guys. So huwag kayong maglipat ng channel, dito lang sa Kakugi TV guys. Thank you po. Guys, ang daling tumubo ng ano, ng damo, kasi palaging umuulan dito, lagi silang nababasa, kaya ang daling tumubo. Dito guys, dito ko ilalagay yung mga inahin. Ni-reinforce ko na to eh. Tingnan nyo guys ha. Ito guys, ang bakod natin guys, ni-reinforce ko na. Dati net lang, ngayon nilagyan ko na ng metal screen. Yan. Para hindi mapasok ng mga predators. So dito ko ilalagay yung apat or lima na inahin. Saka meron na namang ano eh. Meron na namang paitlugan. So mga nest. So pwede na yung magamit. So yun guys, kukunin ko muna yung mga inahin, tapos bibitawan natin dito. So guys, dala-dala ko na yung mga inahin guys. So bibitawan na natin sila dito. Yung isa, nalagay na natin. Guys, tatlo lang muna ang lagay natin na inahin dito, kasi sinisipon pa yung dalawa. Gagamutin muna natin guys, tapos lagay na rin natin dito yung ano, yung golden boy natin. Okay guys, nalipat na natin dito yung ano, nalagay na natin dito yung tatlo. Observe na lang natin mamaya, baka magano, magsalpukan. So, tatlong babae, inahin, isang lalaki, yung golden boy, ang nandito. Itong mga babae guys, mga sweater naman to eh. So, mga sweater, tapos yung lalaki natin, yung broodcock natin, is golden boy sweater. Okay, so yung isang flying fence doon guys, isang flying fence doon, lagyan natin ng lupa. Guys, lagyan na natin ng lupa.
So, ang kukunin dito na yung mga bato-bato na lang, guys. I-plane lang natin to, guys, para maano. Hey guys, dito naman sa kabila, lagyan natin. May dalawang sako pa tayong lupa na panlagay doon. Guys, nagawa na natin yung ibang mga gawain dito sa farm. Tapos yung iba naman, basic lang naman yun, guys. Paghuhugas ng mga kalan para sa kainan ng mga manok. Yan, igib ng tubig. Pag-check sa mga breeding pens natin. Yung paitlogan natin, kung may napisa na ba. Ngayon pala dito, guys, sa amin. Dito sa backyard natin is brown out. Baka no, sana naman hindi na magtagal tong run out kasi may isinalang tayo sa incubator. Nako. 60 piraso 'yon, guys. 60 pirasong itlog 'yon ang nandoon. Baka masira. Ayun, guys. I-touch na lang natin kasi palagi nating naririnig yung mga ano ba, yung mga kontrapelo, yung mga pamahiin, no? Naniniwala ba kayo noon, guys? Basta nung ako, guys, nung nung pumasok ako sa pagmamanukan, palagi ko nang naririnig yun, yung mga kontrapelo, yung mga pamahiin, yung color coding, wah, color coding ng mga manok. Alam niyo ba yung color coding, guys? Yun bang pag first quarter, pag anong mga manok ang gagamitin, anong kulay ng mga manok ang gagamitin, yung full moon, anong dapat na kulay, new moon, tsaka sa last quarter, yan. Yung mga kontrapelo, mga pamahiin, guys, yung mga color coding, nangangailangan tayo niya ng kalendaryo. Yung kalendaryo na gagamitin natin, guys, yung may mga buwan, kunin ko, ha. Yung sa color coding, guys, kailangan natin ng kalendaryo. Kalendaryo na may ganito. May mga kung ano yung hugis ng buwan. Ito, guys, full moon. Ito naman is first quarter. Tapos ito naman, guys, is new moon. Tapos yung ito naman sa kabila is last quarter. Mga ganito kasi, guys, kailangan to, eh, pag nagko-color coding ka, pag naniniwala tayo sa mga pamahiin. Yan. Pero, guys, ito, guys, kadalasan ginagamit to, guys, sa ano, sa ulutan. Sa derby naman, meron din gumagamit yan, yung mga sa derby. Pero usually kasi, guys, pag derby na, ano yan, talagang ang manok nila ang tinitingnan dyan, guys, eh. Anong klase ng manok, yung quality, tsaka yung galing ng manok, tapos yung conditioning, tsaka yung mga vitamins na ibinibigay sa mga manok. Kadalasan, guys, sa probinsya, karamihan sa mga nag-uulutan, gumagamit itong kalendaryo. Tinitingnan nila, guys. Kaya sa tingin ko naman, kasi based on my experience, guys, pag napunta ako sa probinsya, may tumatama naman. Yun. So, it's up to us kung maniniwala tayo or hindi. Okay. Basta ang kasabihan ng mga matatanda, guys,
itong color coding, ano to eh? Weekly to weekly. So, ang visa nito guys is weekly. For example, sa ano? New moon. Ang new moon is for example, itong first quarter sa 11, tapos ang full moon sa 19. Now, first quarter guys, before mag full moon, yan ang mabisa yan. Tapos pag full moon naman, papuntang last quarter, isang ano din yan, isang linggo din yan na mabisa yung ano, yung pagko-color coding mo sa manok. Tapos, and so on, and so on, and so forth. So, ganyan guys. Yan ang sabi nila. Ako guys, sa totoo lang, 50-50 ako dyan eh. May time na maniniwala ako, may time din na hindi. Pero one thing good niyan guys, pag naniniwala ka, pag ginagawa mo, parang nagbibigay sa iyo ng confidence ba? Pag sabi natin, oy, yung ilalaban ko next week is ganitong kulay. Uy, tamang-tama, pagtingin mo sa kalendaryo, tumama doon sa color coding. Aba, nagbibigay, nagbo-boost dyan ng ano guys, confidence na talagang mananalo tong manok ko. So, ang gagawin na lang siguro nyan is i-condition mo, pointing, ganyan, pakainin ng maayos. Tapos, yun, dalhin na sa ano, sa cockpit arena. Yan, isa yan sa nagbibigay ng confidence pag tumama yung manok mo sa color coding kung kailan mo ilalaban. Ito guys ha, hindi man lahat na nag-color coding, gumagamit ng color coding na nanalo. Pero may tumatama din, lalong-lalo na sa probinsya. Pero sa probinsya naman guys, hindi naman big time yun, yung sa mga ulutan, hindi man pang big time yun. Pero pag nandun ka na sa big time derby, nako, wala nang kalendaryo-kalendaryo yan guys, wala nang color coding. Tingnan natin kung ano yung mga klase-klaseng mga... Ito guys, don't get me wrong. Ipinapakita ko lang sa inyo guys, kung ano yung mga... Ano na ba? Nakasanayan nung mga sinaunang tao, nung mga lulot-lulak, yung kalululuhan pa natin, na ginagamit nila itong color coding. At saka ngayon, sa panahon natin, may gumagamit pa rin. So ito guys, tingnan nyo. May ipapakita ko sa inyo. Nakuha ko ito guys sa internet. Tingnan nyo lang din, baka magamit nyo rin. So ito guys, tingnan nyo. For example guys ha, tingnan nyo itong ano ko, research ko. Nag-research ako guys kasi ano, para maipakita ko rin sa inyo kung ano yung talagang mga color coding sa pagmamanok. So, it's up to you guys ha. It's up to us kung maniniwala tayo or hindi. Just in case, para lang may maipakita tayo at saka may basihan tayo, at least may idea man tayo guys, kung ano yung paniniwala ng ating mga katutubo, mga ninunuan. Yun guys, tingnan nyo lang din ito guys. For example, itong manok na pula, tingnan nyo guys. Kung makikita nyo dyan sa manok na pula or red, sa new moon, under sa column sa new moon, ang score niya, ang rating niya is 15. Tapos yung sa first quarter, 2. Tapos pag full moon, 10. Tapos pag last quarter is 5. Kita nyo guys, pag manok na pula, ang highest rating niya is sa new moon. Meaning yan guys, kung ilalaban mo yung manok na pula mo, dapat ipatak nyo sa linggo, sa week ng new moon. New moon na week. Kasi isang linggo yan eh. Isang linggo yung new moon. So, isang linggo, dapat tatama dyan kung kailan nyo i-schedule yung manok na pula. Okay? Now, yung kulay ng feeders yan guys ha, yung balahibo. Now, sa paa naman,
ano ba dapat kailangan sa paa? Okay, tingnan nyo guys. Balik tayo doon sa ano natin. Sa manok na pula guys, under sa legs, sa may, dito sa baba, tingnan nyo. Pag white ang kulay ng paa, sa new moon, under sa column ng new moon, it's only 5. Sa first quarter, 8. Sa full moon, 2. Sa last quarter is 12. Okay. Kita nyo lang guys. Pag white legs, ang pula mo, sa new moon, 5 lang. Tapos sa first quarter, 8. Sa full moon, 2. Tapos sa last quarter, 12. Okay? Balik tayo doon ulit, guys. Balik tayo. Tingnan nyo ulit sa ano, baba. Pag yellow leg, 18 pag new moon, 11 pag first quarter, 12 pag full moon, 14 pag last quarter. Tuloy natin. Sa mga dark legged naman, pag new moon, 12, pag first quarter, 5, full moon, 14, last quarter, 5. Okay. Simple analysis guys. Pag manok na pula or red, ang ilalaban mo, ang i-schedule mo, dapat tatama sa new moon na linggo. Isang linggo yung new moon. So, within that week na new moon, dapat ang ilaban nyo is manok na pula. New moon. Tapos, para safe ka, dapat yellow-legged. Kasi ang lalaki ng mga ratings niyan, guys. So, yun ha. Pag manok na pula, yellow leg, new moon. Alright. Next naman, itong balaw or doom. So, itong balaw naman or doom, under sa new moon, makikita nyo, 5, sa first quarter, 12, sa full moon, 8, sa last quarter, 11. So, maganda ilaban ang mga balaw or doom, guys, sa first quarter or sa last quarter. First quarter or last quarter. Dapat tumama dun. Now, dito naman tayo sa ano? Sa buwanting or spangled. Itong buwanting or spangled, guys, tingnan nyo sa column ng new moon. Ang rating niya is 12. Ang first quarter, 10. Sa full moon is 6. Sa last quarter, 8. So guys, sa buwanting or spangled, maganda ilaban pag new moon. Kasi mataas ang rating niya sa new moon. Ang kulay naman ng legs, guys, pag white, 5 lang. Pag first quarter is 6. Full moon, 2. Last quarter, 12. Okay? Pag yellow-legged naman, guys, 18 pag new moon, pag first quarter, 11, pag full moon, 12, pag last quarter is 14. Pag dark-legged naman, 12, new moon, 5 pag first quarter, 14 pag full moon, 5 pag last quarter. So, guys, maganda sa buwanting or spangled, ilalaban natin sa new moon, 12. Tapos, dapat yellow-legged tayo, 18. Yun ang mataas na rating. No? Buwanting na nasa new moon. Dapat ilaban sa new moon. Okay. Sa puti naman, guys. Sa white. Yung sa ogis. Manok ni San Pedro. Pag new moon, 17 ang rating. Pag first quarter, 4. Pag full moon, 5. Pag last quarter, 10. Okay? So, mataas ang puti sa new moon. Okay, guys? Now, sa mga legs naman, yellow or white, 18 ang rating sa new moon. Sa first quarter naman is 10. Sa full moon naman, 14. Sa last quarter, 17. Sa green or black legs or dark legs, sa new moon, 12. Sa first quarter, 6. Sa full moon, 2. Sa last quarter, 3. Okay, guys. Kung nakikita nyo sa new moon, sa puti or white, ang score niya, ang rating niya is 17. Tapos, safe na safe ka dito.
sa yellow or white legged. Okay? Kasi pag new moon siya 18, pag first quarter siya 10, 14 pag full moon, last quarter 17. Okay guys? So, dapat pag i-schedule mo yung white mo nasa new moon at dapat yellow or white legged. Okay? Pwede rin ano? Actually guys, yung puti pala, ang lalaki ng rating sa puti pagdating ng new moon, mao yellow or white or ma green or blue ang tataas ng ratings. Okay? So dito naman tayo sa bulik. Bulik na pula. Yung balaw, doom, hindi siya mas pula itong bulik, guys. Yung bulik mas pula siya kaysa sa balaw, no? I don't know kung paano nyo ma-distinguish yan, guys. Basta sa amin, basta dito sa binasa natin, yung balaw, iba yung kulay, different siya. Tapos yung bulik, may pagka-red. Okay. Sa bulik naman, guys, or pula, bulik na pula, mapula-mula. Pag new moon, 19 ang rating. Pag first quarter, 10. Pag full moon, 12. Pag last quarter, 3. Okay? Tatama din ang bulik or pula sa new moon. Okay guys? Tapos sa paa naman, sa kulay sa paa, yellow or white, 18 pag new moon, 10 pag first quarter, 14 pag full moon, at 17 pag last quarter. Sa green or black naman, 12 pag new moon, size kung first quarter, full moon 2, last quarter is 3. So maganda sa bulik na pula is new moon at dapat yellow or white legged. Yan ang sa bulik o pula. New moon. Dito naman sa mga hini. Itong mga hini, guys. Sa new moon, tingnan nyo, 12. Sa first quarter, 4. Sa full moon, 14. Sa last quarter naman is 3. So dito guys, ang pinakataas na rating is during full moon. Pag hini, full moon, 14. Now sa kulay naman ng paa guys, is pag new moon, 18. First quarter, 10. Pag full moon, 14. At pag last quarter is 17. Okay. Tingnan nyo guys. So full moon, tama, no? Tama. Yun ang pinakamalaki talaga. Sa blue or green legs, 12 pag new moon, size 2-3. Okay? So yun ang sahini, guys. Yun ang sahini. Ito namang bangkas or pile or sa dito sa amin sa Bisaya, ang tawag dito banugun. Sa iba naman, tawag nila white choco. Okay? Pag new moon, 17 ang ano, rating. Sa full moon, 4. Sa first quarter, 5. At sa last quarter is 10. Yan ang sa bangkas or pile or sa Bisaya, banugun or white choco. Now, sa paa naman guys, pag yellow or white, pag new moon, 18. Pag full moon, 10. Pag first quarter, 14. Pag last quarter, 17. Pag dito naman sa dark legged, green or blue legs, sa new moon, 12. Sa full moon, size. Sa first quarter, 2. At saka sa last quarter is 3. So makikita nyo guys, pag banugon or pile or bangkas, ang pinaka mataas dito na rating guys is nasa new moon. And preferably, dapat yellow legged or white legged. Yan. Dito naman sa malatuba or buff or sa Bisaya, tubaon. Ito naman ang ratings guys. Pag new moon, 15. Pag first quarter, 2. Pag full moon, 11. Pag last quarter, 3. So, mas mataas sa new moon. Okay.
sa kulay naman ng paa, guys. Yellow or white is 18 pag new moon, G's pag first quarter, 14 pag full moon, 17 pag last quarter. Yung blue or green legs, 12 pag new moon, size pag first quarter, 2 pag full moon, 3 pag last quarter. So maganda sa tubaon, guys, or sa buff or sa malatuba is new moon at yellow or white legged. Okay? Ito naman sa alimbuyugin or dark red. Sa new moon, 7. Pag full moon, 14. Pag first quarter, 10. At pag last quarter naman ay 3. So, pinakamataas dito, guys, is nasa full moon. Full moon ang alimbuyugin or dark red. Sa kulay naman ng paa, pag new moon, 18. Pag full moon, 10. Pag first quarter is 14. Pag last quarter, 17. Yun ay pag yellow or white legged. Pag dark legged naman, blue or green or black. Pag new moon, 12. Pag full moon, size. Pag first quarter, 2. At saka pag last quarter is 3. So pag alimbuyugin or dark red, maganda dito sa full moon. Jis, dito ang mataas ang rating sa full moon. Ito, guys, hindi ko sinasabi na pag sinunod nyo to, sure na mananalo. Hindi, guys. Guide lang to at saka idea. Idea lang to, guys. Kasi alam naman siguro natin, guys, na tayo, mga tao, pati yung mga birds, sometimes naapektuhan tayo sa mga celestial bodies, yung mga heavenly bodies, yung movement ng buwan, yung constellation sa mga stars. Doon nag-iiba yung mga mood natin. 'Di ba? May kasabihan na pag bilog ang buwan, maraming nabubuang, parang ganun. Para maraming na nasisiraan ng bait, saka nagsiswing mood ang mga animals pag malaki ang buwan. Yan. Sa bird family, guys, mas kadalasan gumaganda ang kanilang kondisyon pag new moon. Kung nakikita nyo, guys, sa binasa natin, ilang ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa 10 klase, uri ng mga manok na ipinakita natin, guys, 80% is or 70% tumatama sa new moon. Kasi yun ang mga maapektuhan talaga yung mga ang birds family pag new moon. So kahit anong mga birds pag new moon, talagang may epekto sa kanila. So yun, guys. So dito, itong ipinakita ko, guys, pwede nyong kopyahin, ikopyahin yan, tapos gawin nyo ring guide. Pero hindi ko sinasabi, guys, na pag susundin nyo, sure na mananalo kayo. Hindi po ganyan. Ipinakita ko lang ito sa inyo, guys, para at least masubukan nyo rin kung totoo o hindi. Pero hindi ko sinasabi, guys, epektibo or kining 100% na tatama. Pero may tumatama. At dati, yung mga lolo, kaluluhan natin, yun ang ginagamit, guys, no? Pero tumatama naman, no? So yun, guys, isa yan sa mga isinishare ko sa inyo ngayon. Kasi kanina nagbabasa ako, pura ko pumunta dito sa farm, ito nakita ko. So kaya kinuha ko. Salamat sa nag-upload ng mga ganitong klaseng research, may natutunan tayo, guys. So credit to nag-upload nito. So makikita nyo naman ito, guys, sa Google. Nandyan yan, marami dyan. So i-share ko lang sa inyo, guys. So pag ulutan, pwede nyong gamitin ang kalendaryo
para sa color coding at saka ano, yung mga klaseng manok na binanggit natin kanina, subukan nyo, baka tatama. Pero guys, mas epektibo pa rin para sa akin yung ano, maganda yung materials mo, maganda yung pagpalaki ng mga sisiw mo sa conditioning, pag-gaffing yan, saka yung mga vitamins na ibinibigay mo talagang effective. At saka isa pa dyan guys, yung may-ari, dapat hindi mainitin ang ulo, dapat okay lang, para bang ano ba, ano bang walang pressure. Kasi pag napipressure tayo guys, ano eh, palagi na tayong mainit ang ulo, eh palagi mo lang pagagalitan yung mga tauhan mo, yun nakakabuhisit yan guys. Dapat at saka ano, yung pamilya mo supportive din sa'yo, sumusuporta yung asawa mo, yung mga anak mo. Kasi minsan guys, pag hindi supportive yung pamilya mo, yun, nakakawalang gana din yun guys. At saka ano, nakakabuhisit din. So yun, sana may napulot kayo dito sa episode na ito guys ha. Ito lang muna ang ano natin, sa episode na ito. Paki-review-review na lang yan dyan. Tapos i-copy nyo kung ano yung ano ko pinakita kanina. Kinopy ko lang din yun guys. Yun. At saka sa next natin na episode, gagawa din tayo ng episode guys na yun namang mga kaliskis. Kaliskis naman ang titingnan natin. Ano yung mga sinyalis sa kaliskis, kasi may tumitingin din dyan eh. Yung iba, yung mga barinahan. Yung iba, yung mga... marami pa. Marami sa mga kaliskis guys na tinitingnan, tumitingin din ang ibang mga sabungero. Isa rin yan sa i-research natin. Tuli, may nakuha na ako konti. Baka next episode natin, yan ang pag-uusapan natin. Yung kaliskis naman. It's up to us, it's up to you guys kung maniniwala kayo o hindi. Kung maniniwala kayo, tapos sabayan nyo sa mga magandang quality na manok, maganda yung lahi, magaling na manok, maganda yung tama yung pagpapalaki mo sa mga sisiyo, tama yung pagkukondisyon mo, tsaka pag-gaffing mo, tama, teamwork kayo, sabi ni Boss Jojo Sasso, teamwork kayo sa isang team. Nako guys, sa tingin ko, malaking chance na mananalo. Yun. Maraming salamat po sa panonood nyo sa Kakugi TV guys. Sana hindi kayo magsawang manood sa Kakugi TV. So yun na lang guys. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Sana nagustuhan nyo guys. Kung nagustuhan nyo naman itong episode na ito guys, pakishare, pakilike, at saka yung sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe naman kayo guys. Ha? So, yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. At saka shout out sa lahat na nagpa-shout out. Hindi ko nadala yung ano, yung listahan ko dito. Sorry po guys. Sa next na lang na episode natin, babasahin ko yung mga shout out. Basta, huwag kayong magsawa dito sa atin. Maraming salamat po, mga kakugi. Handaan palagi, basta magkugi, dun ay agi. Okay!